Ay, ay, ay! Yuhu! Magandang umaga po mga kabayan. Welcome pong muli sa ating panibagong vlog. Rito po sa Calax, Cavite, Laguna Expressway na may habang 45 kilometers, no? Ito ay nagsisimula sa Mamplasan, Binian. Konektado na po ito sa South Luzon Expressway. Ito po ay magtatapos sa Kawit, Cavite, no? Karugtong na rin po ito doon sa Cavitex at sa future Kabataan Cavite Link Bridge. Ayan po mga kabayan, masisilayan po natin rito na nilalatagan na rin po nila rito, no? Bago po ilatag yung concrete cement, ito munang parang asfalto ang nilalatag nila, no? Para proteksyon na hindi basta-basta masira yung expressway. Kaya ganito po ang ginagawa nyo sa ngayon mga kabayan. Ayan po, konti na lang po dyan sa unahan. At matatapos na rin po yan. Eh. Dahil doon sa mismong karno na Silang Road, yung may tunnel doon na pinakita ko po kanina mga kabayan, yun po ay matapos na rin po sila doon sa side na yun. At dito po yun lilipat sa mismong barangay Sabutan, Silang Cavite. At ngayon mga bayan, ipakita ko na sa inyo yung kung ano ang paano maglatag ng kumpletong simento itong Pancho Construction Incorporated, kung bakit yan, bakit sila ay mabilis magtrabaho. Ayan po mga bayan, talagang napakaraming tao din po nila, no? Bukod po sa manpower, marami. At ganoon din po sa mga heavy equipment. Kaya mapabilis ang kanilang trabaho. Itong kontratang ito mga bayan, mula rito hanggang doon si mismong barangay Sabutan, no? Bago matapos daw yung July, month of July, itong area na ito ay tapos na. Simentado na po ito, konkreto. Ayan po, yung sa baba natin ay yung wala pang semento ay nalatagan na rin po yan ng parang asfalto mga kabayan nung nakaraang linggo pa po. Ayang baba na yan, yung may mga sasakyan na dumadaan dyan, yan po yung Carmona Silang Road, no? Ayan, kitang-kita po natin mga kabayan, yung mismong concrete cement na pag matuyo na siya ay magkakulay puti na rin po, kulay gray, parang gano'n, no? Ayan, ngayon po, haba-haba na rin po yung nalatagan nila ng concrete cement. Ayan, at sa gitna pala mga kabayan ng expressway, may ano pala yan dyan, no? Yung mismong drainage, no? Bukod po sa kabilaan, mayroon pang tulay, drainage sa mismong gitna. Akala natin ay yan po barrier. Drainage din pala ang pinakilalim yan, pero sa taas barrier, no? Ganun po. Ayan po mga bayan, masilayan po natin na kapag makapurma na rin po yung Pancho Construction Incorporated, kailangan ng malatagan ng simento ay nilalatagan na nila, di tulad sa ibang nagtatrabaho sa expressway na kahit handang-handa na lalatagan ng simento ay ayaw pa rin nilang lalatagan. Ngayon tag-ulan, sigurado yung mga buhangin, mga graba na nadikdik na, na pauna sa dahil na napiso na, ay sigurado ay ma-wash out yun dahil sa ulan. Lalo na ngayon, ay Mayo na. Hanggang January na po itong laging umuulan. No? Sana po ay ganun din po gagawin sa mga expressway na ginagawa ngayon sa ating bansa. Puspusan na rin po yung gawa rito mga kabayan dahil ang
kanilang kontrata hanggang month of July lang. Mula sa ransuhan hanggang doon sa mismong sabutan, no? Yung may tulay doon. Ito po, sabutan po tayo. Ipakita ko po sa inyo maya-maya konti mga kabayan kung hanggang saan lamang po ang trabaho nitong Panso Construction Incorporated, no? Dahil iba na rin po ang nagkontrata dyan sa unahan. May tulay po tayong makikita dyan mga kabayan. Ayan. Dito sa baba natin mga kabayan ay ready na po yan. Lalataga ng concrete cement. Pagkatapos doon sa mismong Carmona Silang Road, yung naglatag ng cement doon, concrete cement, lilipat yan dito sa area. Ayan. Yung tulay na yan sa unahan mga kabayan, hanggang dyan lamang po yung trabaho ng Panso Construction Incorporated. Pagkalampas ng tulay na yan sa unahan, ay DMCI contractor na po ang magtrabaho. Na kung saan, siya hanggang doon sa mismong toll gate, entrance toll gate sa may Aguinaldo Highway. Kasi sa unahan dyan mga kabayan, yan na po yung mismong Aguinaldo Highway. Ayan po. Yung DMCI ay hindi pa sila naglatag ng semento, no? Ayan, yan tulay na yan. Yan po ang tinutukoy ko po sa inyo mga kabayan. Dahil sa unahan, mayroon din po tulay. Ganun! Diba? Ayan, napaganda. Ngayon po mga kabayan, medyo may mga usok yung video natin, no? Drone shot. Dahil foggy po dito sa area ngayon. Maaga pa po tayo andito ngayon. Maaga tayo para makaabutan tayo ng ulan dahil may parating na bagyo. Ayan, yung tulay na yan, matagal na po yan tapos. Yung dati pa yung nagkontrata dyan ay pinalis or umalis. At pinalitan ng DMCI contractor. Ay, malaking company naman po yan mga kabayan. Ayan po mga kabayan, no? Yung itong right side, yan na po yung entrance exit, no? At ang mismong expressway, dito po yon papuntang Governor's Drive, Robinson, Dasmariñas, dito sa kaliwa. Tatawid dito sa tulay ilalim. Yan po mga bayan, dyan po tatawid sa taas ng mismong Aguinaldo Highway. At yung kanan na yan, yung may toll gate na yan, may kulang na lang mga bayan, may ano na siya, no? Nakahanda na po siya. Lalataga ng bubong yung mismong toll gate at entrance, no? Ayan. Diyan po mag-exit yung mismong pagpupunta ka ng Tagaytay, papunta ka ng Dasmariñas, at ikaw naman po ay galing Tagaytay or Dasmariñas, dito ka rin papasok. Ayan po mga bayan, bago mag-December ay na-interview na rin po tayo rito na isa sa foreman. Bago mag-December, itong Silang Aguinaldo Interchange, ito ay bubuksan na sa publiko, no? Anong month pa ngayon? Mayo pa naman, no? Ilang buwan pa. Tapos na po ito mga bayan. Baka hindi daw abuti ng December, ito ay mabuksan na sa publiko. Kaya malaking good news po. At sa iba po dyan mga bayan, hingi po tayo ng suporta, no? Paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. At follow na rin po sa ating FB page. At bukas po, Friday, ngayon ay Webis po ngayon, May 24. Bukas po Friday, tayo po ay mag-update rin po tayo doon sa SLEX TR4, doon sa Package BC, no? Sa may San Pablo going to Chaong Quezon. Kaya samahan niyo po si Forca Studio bukas mga kakabayan, no? Pa-support na rin po tayo. Maraming salamat. Try po nating mag-live sa ating FB page doon kung may signal. Ayan po, dito sa area na ito ay nakahanda na rin po na lalataga ng concrete cement. Ayan, maraming salamat po, no, sa ating mga OFW dyan. Kay Ma'am Celia White from Christchurch, New Zealand, pa-support na rin po sa kanyang YouTube channel mga bayan, sa kanyang mga reels. Na napagandang view doon sa New Zealand, and also Ma'am Amy Campbell, Sir Greg Campbell, Ma'am Lisa Torres, no? Ayan po, magandang
Umaga po sa lahat at ingat-ingat po dahil may parating na bagyo sa Friday daw darating. Sana po ay sa dagat lamang, no? Ayan po mga bayan, yan lang po ang ating update ngayon sa Arang Webes. Thank you so much po. God bless po sa lahat, no? Ingat-ingat po sa parating na bagyo.